si Girl Kian and welcome back to my YouTube channel! Naiito na ako patino! So for today's video, pag-uusapan natin kung paano mag-start sa YouTube and kung paano nyo papalaguin or paano mag-grow yung YouTube channel ninyo. So kung interested ka sa mga sasabihin kong tips, just keep on watching. Disclaimer lang po, hindi po ako nagmamarunong or hindi po ako nagmamagaling. I just want to share na yung mga nalalaman ko about YouTube sa mga baguhan pa lang na YouTubers katulad ko. The first thing you need to know about YouTube is that meron po silang rules. Ang rules nila is kailangan mong maka 1,000 subscribers and 4,000 watch hours para ma-monetize ka sa YouTube. Or in short, para magka-ads ka sa mga videos mo. And kapag may ads ka na, dun ka nakikita sa YouTube. Yun yung rules ni YouTube. 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Alam ko, napakahirap nun para sa ating mga small YouTube. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Number 2 is, para mag-grow yung channel mo, ipromote mo yung channel mo sa Facebook. Sa Facebook or sa kahit anong social media account, sa Twitter, sa IG, sa Facebook. Kasi alam naman natin na mas marami ang gumagamit ng Facebook kesa sa YouTube. So, para mag-grow yung channel mo and para malaman ng iba na meron kang YouTube channel, ipromote mo yung channel mo sa Facebook mo. Gets? Para alam nila at bigyan mo sila ng idea kung tungkol saan yung mga content na gagawin mo. Tip number 3 is, dalasan ang pag-upload ng video. Kahit mga twice a week or once a week kang mag-upload ng video para merong mapapanood yung mga viewers mo or yung mga subscribers mo. And para dumami rin at madagdagan din yung watch hours mo, which is yung 4K na kailangan. Sa akin, ako kasi nag-upload ako sa YouTube once a week or pag sinipag ako, twice a week. So yun, para may mapanood yung mga viewers ko kasi kaya sila nag-subscribe sa akin para manood ng mga videos ko. Tip number 4 para mag-grow ang YouTube channel mo at kung paano mo umpisahan yung channel mo is that manghingi ka din ng idea sa mga viewers mo, sa mga subscribers mo, para mas maraming utak yung gagana sa content mo. Hindi naman sa ginagamit mo sila pero kailangan mo rin hingin yung opinion nila since sila yung nakikinig sa'yo. Sabi nga nila, the more the merrier. The more na maraming utak yung gumagana, the more na mas maganda yung kalalabasan. Wow! Kasi iba-iba tayo ng pag-iisip. Pwedeng mas maraming idea yung viewers mo or mas marami kang idea kesa sa kanila. Kaya you should always ask them kasi sila yung manonood sa'yo at sila yung susuporta sa'yo. Kaya kapag binigyan ka nila ng idea, you should entertain them. And dapat hindi mo sila binabaliwala kasi sila yung tumutulong sa'yo. Wow! And sila yung viewers at subscribers na tinatawag mo kaya nag-grow yung channel mo dahil sa kanila. Kaya you should always be thankful sa mga subscribers and viewers mo. Sa mga subscribers and viewers ko, thank you sa inyong lahat. Na-appreciate ko lahat ng efforts ninyo sa panonood ng mga videos ko. Thank you! Panglimang tip para mag-start ng YouTube channel at mag-grow ang channel mo is avoid personal vlog. Ano yung personal vlogs? Ang personal vlogs po is yung mga a day in my life, morning routine, night routine. In short, yung mga vlogs or videos na tungkol sa atin or sa'yo. Kasi baguhan pa lang tayo. Wala pang masyadong nakakakilala sa atin. Kaya wala pang manonood sa mga video natin, especially kung about yun sa'yo. Kasi wala pa silang interes sa atin kasi nga, baguhan pa lang tayo and hindi pa tayo sumisikat sa YouTube. Pero alam ko, soon, sisikat tayo. Kung tatanungin niyo ako kung bakit yung mga sikat na vloggers is nag-a day in my life na sila, may night routine, may morning routine na sila, is that because sikat na nga kasi sila. And yung mga viewers and subscribers nila is may pakialam na sa kanila kahit anong video pa yung gawin nila. Wow! And like sa atin, hindi pa tayo sikat, kaya wala pa silang masyadong pakialam sa atin. Okay lang yan, pero kailangan mong magpatuloy kasi pag may tiyaga, may nilaga. Katulad ni Miss Ivana Alawi, naglaba lang si Miss Ivana Alawi, meron siyang 20 million
million views sa YouTube. Kasi nga, sikat na siya. And kahit maglaba lang siya ng maglaba, papanoorin niyo ng tao kasi meron na siyang viewers and marami na din siyang subscribers. Pero ako, kahit maglaba ako ng maglaba dito, kahit laban ko lahat ng damit ng mga kasama ko dito sa bahay, pati damit nyo, hindi yun papanoorin ng tao kasi tungkol sa akin. Kasi hindi pa ako kilala ng tao. Kaya, for the fifth tip, avoid personal vlogs. For the sixth tip, grow ang YouTube channel mo, and kung paano mo umpisa ng YouTube channel mo, is that mag-isip ka ng video or content na dapat ipapatok sa tao or sa viewers mo. Yung mga sikat, pwede kang sumabay sa uso, like yung mga Harina Challenge, yung mga challenge-challenge ng uso ngayon, yung mga bawal lumabas, pag nag-comply ka, ay pwede na pala ikaw lumabas. Yung mga ganun, yung mga alam mong sikat na papanoorin ng tao. Kasi kapag ka alam nilang sikat, papanoorin nila yan. Kasi nga, sikat. Kahit hindi sikat yung gumawa, basta sikat yung content, papanoorin nila yan. Kasi alam nila at may idea na sila about sa mangyayari doon sa video mo. So, yun yung last tip ko. Mag-isip ng content na magbo-boom sa tao at papanoorin ng viewers mo. At hindi lang ng viewers mo, kahit ng mga ibang tao na hindi pa nakasubscribe sa'yo, pwede nilang panoorin yun. At pagka nagandahan sila dun sa video na ginawa mo, pwede silang mag-subscribe sa'yo. And dadami rin yung subscribers mo and watch hours mo hanggang sa maabot mo na yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours and sa ma-monetize ka na. So yun lang guys, para sa video natin ngayon, sana meron kayong natutunan at sana marami akong na-share na kaalaman sa inyo about sa YouTube, kung paano mag-start ng channel ninyo and kung paano nyo ito magpapagrow ng mabilis. Kung meron pa kayong mga ideas na pwede kong gawin ni video, just comment down below para po makita ko and then magawan ko rin ng video, kasi sobrang hirap mag-isip ng content ngayon, lalo na dito lang tayo sa mga bahay natin. Don't forget to like, comment and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. See you in my next one. Bye! Shoutout pala sa friend ko na si Francesca Madrona na nag-birthday nung May 15. Shoutout sa you, girl. Miss na kita. Maglaro na tayo pag natapos tong quarantine. Salamat sa panonood ng video ko. Francesca Madrona yung pinapa-shoutout niya sa akin, pero iba talaga yung pangalan niya. Yun lang guys. Thank you. Bye!